Alam mo, pagka may galit ka raw sa tao. Patakoy mo. Dito ka lang sa tabi ko kasi, ba? Turuan mo magsugal, gano'n. Turuan mong pumasok sa politika. Pero, alam mo, politika, negosyo eh. Negosyo nga eh. Sana yung panahon na ito, Karen. Hindi kagaya nung araw, nung kapanahonan ninyo, medyo ingat pa yung mga politika. Parang napakatagal naman ng panahon na yun. Para isinabay mo kay Laurel. Para isinabay ako to kay Romulo. Noon kasi nung panahon na yon, ang mga politiko medyo, politiko talaga. Talagang yung kanila, separated yung power, separated yung pere. Pagka mayaman ka, supporter ka lang ng mga politiko. Na pagka mahirap ka, wala ka. Pero pagka mahirap ka, pumasok ka sa politiko, maganda. Ganda ng termino mo eh. Pagka nilang supporter ka lang, para hindi magkaroon ng ernya. Oo. Lalo na pag nagbabasketball. Si Ma'am Annie, tsaka si Nika, nasa UNTV Radio Lover Dad. Bong Gia, Ma'am Annie, Nika. Bong Gia! Sa inyo. Morning! Morning. Yellow Bell. Okay. Yellow Bell. Bumblebee. Ay, napakinggan ko yung sinabi ni Karen eh. Yellow Bell. Yellow ang ating kulay. Ikaw naman ay naka... What color is that? Blue? I think so. Is blue. Sky blue. Ayun. Ano sa Kastila yung yellow? Amarillo ba yan? Amarillo. Amarillo? Amarillo sa Kastila. Tama ba yan? Amarillo? Ayan. Yung yellow? Yung red is rojo ba? I'm sorry. Rojo, ano ba sa Kastila ang yellow? Amarillo? Karine, binigay mo ako ng assignment. Kakausapin ko si Pangyang na i-research sa kudyaan. Maraming salamat, Karine. Magandang umaga sa inyo lahat dyan na nasa pundahan. Alam ko na rin si Attorney Don, si Ponce, si Minyong, andi dyan sa kabila si Beth, si Rolly, nakasinglaki ni Porky, at si Cassie, Pongyaw. Maraming salamat. Good morning once again. Good morning. Iba yung amarillo yung... Kaklase ng pangolin yan, yung mga ganon. Amarillo ba? Amarillo. Armadillo yata naman. Armadillo. Iba yung sinasabi. Armabillo. Babaya, ano na naman? Start na. Impeachment. Congratulate muna natin si Kuya Daniel sa kanyang award. Bagong award na naman. Ano yun? Ito, alam ni... Kanina, sa news, ini-interview, nasa likod to si Tito Don Don eh. Sabi nga ni Puya eh, oy, hindi sa yung trophy yan. Kwento nyo naman sa amin. Ano ba yan? Kwento mo na. Top leap yun. Top yung top leap. Outstanding. Outstanding. Outstanding mga leadership award. Philanthropy. Or philanthropy. Ano ba yung philanthropy? Outstanding Philippines Leadership in journalism. Si Kuya naman sa journalism. Ano ba yung philanthropy? Pero alam mo, Karen, before nung awarding, nauna ako eh, nakausap ko yung mga Rotarians na nagbigay ng award.
Ang judges nila, hindi naman sa kanila eh. Hindi sa Rotary. Mm. Ang daming mga, ang daming mga private non-governmental organization. Rotary Club of Cubao East, JCI Caloocan, Senate, at Kiwanis. Kuchuay Technology Development Foundation. Marami, marami nga rin. Metro ba, ganon. Ang pinili raw ni ng judges, tatlong lawyers, including Chief Justice Puno, at saka yung dalawang bishop. Sila raw ang namili kung sino talaga bibigyan. Ang daming raw nag-suggest kung sino sa journalism ang napili raw nila. Si Kuya dahil sa kanyang adhikain. Yes. Yung kanyang mga pinakita sa para sa lahat eh, yung tulong muna bago ka. Tsaka yung yung radio, sakay. Mobile. Tapos yung hindi pa nga nila masyadong kwante eh. Lale, yung mobile eh. Hindi pa nalalam yung mobile. Alam mo, meron lumabas eh, dyaryo ka rin eh, sa internet. Meron na silang ganon, mobile. Kaya lang, hindi radio, kundi nagbebenta sila ng mga kwan. Tawag nun, yung mga items na, gadget na kwan lang, kung ano-ano lang eh. Souvenir. Souvenir. Mobile souvenir shop nila. Anong station? Awag na natin bang. Okay. Kung gusto mo ikaw maghanap. Nagbebenta yung istasyon. Yung ang gamit nila is mobile lang istasyon. Tapos nagbebenta sila mga souvenir program. Souvenir items. Ibang bansa 'yon. Dito. Ginaya na eh. Ginaya na talaga. Channel ano 'yon? Channel niya. Debo pa mamaya. Nandun na naman kayo sa may mamaya. Siyempre. Coverage. Sino kasama mo? Si Attorney George, saka si Jocas. Oh? Si Jocas. Okay yun. Ano kaya mangyayari mamaya? Ang sabi baka hindi makuha yung sinasabi ni Enrile na tagal. I mean, sabi sa buwan lang, di ba? No? By March daw. Tapos by March. I don't think so. 2 months. Kompleto na lang siya. Ha? Kompleto na lang ang presidente doon sa 16. May lumalabas nga na gano'n. Kompleto ang... Kompleto na. Kompleto na ang 16 senators. 16 senators. Botohan na lang nihintay. Nakuha na? Nakakalungkot naman yun. Kung totoo yun, talaga, urahan na naman ninyo eh. Sipin mo yan, may impeachment pagkatapos nakuha na ng palasin. Di ba parang sinampal tayo, no? Ano ito, drama? Ano ito, moro-moro? Huwag naman ganon. Kaya nga, pero... Parang lukuhan yan. Parang nagkaganon. Di ba? Gagastos pa tayo ng... Million. Ganon-ganon din pala. In four days. 10 million. Oo. 10 million sa 4 araw. Ilang araw yan? Kung 4 days pa uli ngayon, 4 days in a week yung ano eh. Session. So 1 week is 4 million. 10 million. So 10 million. So may 40 million budget. Tapos ang ano, sa isang buwan. Tama ganun. Parang kung magtatagal kakapusin. Palagay ko, hindi sabi na yun really, baka masira. Hindi mo naman maaawat yan. Pagka mga nagsalita na yan, sabihin natin parliamentary courtesy. Pagka nagsasalita, hindi mo pwedeng putuling kagad na gano'n. Nahihirapan din sa Enrile. Diba? Lalo na pagka dumating doon na ni hindi pala ayos sa preparasyon. Ready daw sila ngayon. Nakausap ko kahapon si Representative Kimbo. Ready na sila ngayon. Doon hindi pa masyado. Nagkaroon lang daw sila ng problema noon sa kanilang witness. Kaya nagkaganoon. Hindi kaya sila problema. This week now, they're more prepared. Alam mo, mahirap yung nagtuturo ka na sa witness eh. Kayo may problema. Tama. Nagbibintangan pa yung testigo. Mahirap yun. Sila, ang sabi naman kasi, hindi sila preparado doon sa impeachment number one. Pero, ready ba sila dun sa 2? Kasi yun daw ang pinag-uusapan. Ready ba sila sa 2? O dahil gusto ng tao yung Article 2? Alam mo yung ganyan na ang tagal pala na lang inaano yan eh, pinipreparaan, di ba? As early as August pa ba?
I don't know eh. Oh, di ba? Tapos sasabihin mo pagdating nung akto-akto na hindi ka preparado. Oh, ay ayabang nyo nung nagpipresenta kayo sa media, hawak nyo pa yung mga dokumento. Tama. Kaganong pa eh, parang si Moses eh. At saka the hawak fact, yung ano, yung Ten Commandments. Tsaka the fact na naglatag sila ng articles of impeachment, yung walo na yan. Nung dinadraft nila yan, nung final nila yan, ready na dapat sila. Hindi yung kung kailan nandiyan na, just because nakuha nyo yung sal-in, ngayon pa lang, eh, naglalabas. May sinasabi tayong two heads are better than one. Pero di ba dapat ganun? Eh, dilatag ko pala. Eh, dami-daming ulo na nagtulong-tulong sa inyo. Dalawa pa lang yung sinasabi ko. Eh, ilan ba kayo na nagsampan yan? 188 kayo. 188. Tapos eh, yung prosecutors ilan? Ang daming utak na ginamit nyo dyan. Kan lang kasi yan. Siguro, Karen, alam mo, strategy din yun ng prosecution na article impeachment article number 2 ang kanilang ginamit. Kasi nandoon yung mga testigo at nandoon yung kanilang mga... Nagkamali lang siya, sinabi niya hindi siya ready. Ayun. Pero kung sinabi niya ready, sasabihin ko naman, kayong humingi ng postponement kasi kayong hindi ready. Diba? Pero sinabi pa nila, pasensya na kayo at sila yung mga kalaban namin, practicing lawyers lahat yan eh. So, eh kami, hindi na kami nagpa-practice eh. Dapat kumuha sila ng practicing. Medyo kinakalawang na kami. O kinakalawang pala kayo, di maglangis muna kayo. Diba? Diba dapat tapos na yung article to? Kasi ito nga, hinahanap nila. Nagreklamo doon, hindi nag-file. Dapat tanayin nila, mismo galing pa sa Supreme Court, na nag-file yung Chief Justice. Eh kasi Honorable honorable Porky, ano yun eh. Article 2 eh, merong Article 2.2, Article 2.3. Ano yan eh, ang hinahanap nyo, sal-in. O yun ang hinahanap kasi. O ito yung sal-in, ano pa reklamo nyo sa Article 2? Wala na. Sa BIR. Meron din kayo ang nagpo-prosecute, i-prove nyo na ito ay hindi authentic. Ayan, sal ang burden of proof na sa kanila, hindi sa you want to boot me out? Ito ang sal-in. Talo na kayo dyan. Isasalang pa si Kiminaris mamaya. Ang dami pa naman yun, may reserva kayo eh. Di ba may reserva kayo? Pinag-usapan nga namin ni Kuya yan eh. Sabi ni Kuya, sinabit ko na yung sal-in. Ano ba ito? Wala kang sal-in. Ito, nag-file ako. Ayan ang sal-in, Meron. Ano ito? Hindi, prueba nyo. Ito. Wala na kayo. Kaya mas mababada yung presyo ng mga nakalagay. Pero hindi na state na sa... Ngayon, BIR naman ngayon. Sa susunod niyan, LTO. Sa susunod niyan, LTFRB. Meron pa nga LTFRB. Susunod niyan, Department of Tourism. Meron pa sila ipipresent. Yung mga assessors pa. Para makita kung talagang yung sal-in niya tugma doon sa kanyang kuhan. Pero hindi yun ang ano, hindi yun ang bone of contention. Kasama na yun eh, sabi niya, the main question in the article is, did you file your sal-in? I did. This is my sal-in. Pero hindi lang naman kasi Karen na issue of sal-in, kundi mas malalim pa yun. Kasi meron discrepancy. Like 2004, meron siya mga properties binili, pero hindi niya diniklara dun sa sal-in niya. But then again, diniklara niya yun 2010. But bakit hindi 2004? We are talking about the sal-in. Article 2. May mga discrepancy doon. You did not file your sal-in in 2004. Now your question is, did you file your sal-in? I filed my sal-in. First question pa. Kasi as a government official at that, and kataas-taasang ano ka pa naman ng Supreme Court, diba ikaw ang Chief Justice, dapat ikaw ang mag-lead ka as an example. Hindi, 2004 yung sinasabi nito eh. Kaya naman ako po si Chief Justice. Right, tama naman yun talagang kung merong discrepancy, questionable talaga yun. But the thing, we're talking about here, ano ba yung naka-state sa Article 2? Filing. Simple. Filing. They've shown the sal-in. So may sal-in, meron pa bang dapat pag-usap? Ikaw compare pa yun. Wala, hindi nga eh. Hindi nga yun yung... Ang mangyayari niyan,
parang ayaw niyong tanggapin na talo kayo ron sa article. Dapat meron pang isang article na, in case nag-file ka ng SALIN, baka may discrepancy. So meron pa tayong dapat pag-usapan doon. Hindi nga, lumalabas nga ron, betrayal of public trust. Betrayal of public trust. Diba? Paano yung betrayal doon? Ang question nyo is, did you file? You didn't file your assignment. Kahit nga nag-file ka, Karen, eh. Kung halimbawa, hindi nga tugma yung... Becky ba? Yun naman, pinatugayan eh. Authentic yan, ang sabi nung mando sa korte. Yeah. So, tapos, proceed to Article 1 or 2 or 3. Or 3 or 4, 5, 6, 7, etc. 1 ang kasunod, tapos 7. Mamaya may hearing pa mamaya. So, hindi pinag-uusapan doon ang questionable yung sinabi na... Yung question sa Article 2. Dapat yung questionable ang sal-in mo. Dapat hindi mali yung filing nila eh. Alam mo, pagka ganun, nakita mo yung envelope ni Miriam. Wala ni Miriam. Dahil kontra eh. Hindi dapat gagawin mo eh, hindi mo ipin-present yan eh. Ngayon, kakalkalin mo. Natin pamaya. Diba? Kung may ipin-present na pa ulit yung si Kim Hunaris at saka yung mga assessors. Pero kasi pinag-uusapan natin dito, yung binibigyan natin ng komento. Komento? Opinion. O komento. Ito, ano man yan, sabi ng isa, yung Article 2 na nakasaad doon sa malaking isinulat nila na ipinan nila sa Kongreso at sa Senado. Yung filing eh. Mm-hmm. Okay, hindi ako bagado. Yung nabasa ko na yun eh. Doon tayo magtatalo eh. Oh, it's very elementary actually. Kaya magtatagalog na sila ngayon para maintindihan. Oh, yun ang gusto nga, magtagalog. Ano ba si Jezebel? Jezebel? Serena. Ano ang babae, ang lalaking Serena? Serena. Shokoy. Okoy. Okoy. Okoy, kinakain. Ipon. Ayan, ang banner headline po ng Daily Tribune, Serenos 25 million pesos. Arbitration fees not included in SALIN. Supreme Court Junior Associate Justice Lourdes Sereno, the first appointee to the High Court of President Aquino, submitted together with Senior Associate Justice Antonio Carpio a summary of their statement of asset and liabilities, where Sereno claimed a network of net worth of some 14 million pesos. Ano yun? Ano ba yung umpisa? Arbitration fee ng piyat ko. In Salon. She was one of the defense counsel noon eh. Arbitration fee? Arbitration. 25 million. Neat lang? Sa Hong Kong. Yun yung piyat ko, Karen. Yun yung regarding doon sa terminal. Oo. Airport. Bakit sa atin, pagka may transaction, may nakawan, ano? Correct. Kasados. May komisyon. Nasa debiding, nakaw. SOP. Leasing ba, nakaw. Kasi Karine, kailangan mabilis. May pampadulas eh. May panglangis dapat eh. Palaging ganun, well-oiled. Parang yung sasakyan mo, pagka wala kang gasolina, hindi tatakbo. Hindi, mali ka dyan. Mali ka dyan, dog. Iyon lang naman yan. Kahit walang gasolina. Tumatak mo sa sakyan ni Karine. Tatakbo din yun. Tatakbo yun kahit walang gasolina kung pababa. Tatakbo yun. Kaya meron lahat na exception eh, di ba? Tatakbo ba kung walang gasolina? Meron, lalagay ko sa ibabaw ng tulay at itutula ko. Dire-diretso ka na ron. Dire-diretso ka, di ba? Banner headline naman ng Manila Times, NRS to drop bomb on Corona Revenue Chief to testify today. The Senate Impeachment Court will resume today the trial of Supreme Court Chief Justice Renato Corona, and the prosecution is set to present Commissioner Kim Henares of the Bureau of Internal Revenue as witness, nailing the Chief Justice down on charges of having allegedly accumulated ill-gotten wealth would just be a simple case of connecting the dots. Malacanang spokesman Edwin Lacheda said on Monday. At ito rin po ang kaugnay na banner headlines ng Manila Standard today. Prosecution calls in the BIR chief, Philippine Star, Palace, tax returns needed on CJ Wealth. And Filipino Star ngayon, BIR chief testigo IT, testigo ITR ni CJ, ibubuking ni Kim. Pakardo. Eh, si Kim, may ilang binimakeup ang kailan araw-araw eh. Pero tignan mo ha, dapat sa ganong sitwasyon, sila Sherda tahimik lang. Tama.
Tahimik lang, kaya totoo siguro yung nakakita sa inyo na magkakasama kayo dyan sa Murato. Si La Sierda, si Tupas, at saka si Manuel Quezon III. May breakfast lang. Isipin mo, palagi nyo, you keep on denying that Malacanang doesn't have anything to do with it. Ayan, linaw-linaw eh. Putak ng putak eh. Ano mo nga, masking tape mo nga yung bibig dito si La Sierda, Pinoy. Eh si Pinoy din nagsalita. Oo nga, yung garapalan eh. Na hindi daw Asyenda Luisita, nakikita naman daw yung discrepancy sa SAL. And bakit daw ipinipilit na it's about Asyenda Luisita. Pero wag na lang magsalita. Eh kasi nga, yung Asyenda Luisita, yan ang nemesis mo eh. At easily we can take it hook, line, and sinker when somebody says na kaya ninyo nakakainitan dahil sa Asyenda Luisita. Pwedeng pick-upin ng tao yan. Puro kami nakapig. Mag-iisipan na ba? 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 Of course. Mag-iisipan na ba? Lalaki nakapig, iba na yun. O hindi, ang lalaki nakapig. Diba? Very masculine. Tsaka ang pink talaga dati para sa mga lalaki. Real man. Real man. Dati ah. Kailan? At tsaka makikita mo sa lalaki pag nag-pink kung gaano nila dalin. Merong lalaki. Masculinity. Pag may lalaki na pag pinag-pink mo, kahit nakaganon, ang tingin mo yung tumatalsik na gano'n. Parang ate. Oo, parang ate. Ha? Wala po meron. Meron ako. Si Karen na may ilag mag-ingin. Lalo pagka sinabi mo nga, halimbawa, may gusto sa isi, ano? Nagbablas ako eh. Rosie. Hindi, nagbablas ka agad ako. Baka medyo may... Oo nga. Tama lang yan. Iba yung dating... Kulay pink nung maliit pa rin. Ay, dati dito. Ang kulay pink talaga. Pinkish talaga. Pinawa. Ang kulay pink nag-umpisa saan ka rin eh? Ang kulay pink pagkapanganak. Oo, oh, kita mo. Tapos, makita mo. Unti-unti umiitim, umiitim hanggang sa... yung tatla, oo, pag ginanong... Di ba yung mga bubuit, pink din yun? Pink yan eh, mga bubuit. Bubuit, baboy. Ay. Pinkish na lang mga biik. Hindi baboy, biik. Ang dudunong yan. Di ba? Oo. Yan, pag panganak, hindi pa dumidilat yan. Kanya-kanya ng assignment ng lolo yan. Anay nila. Oo. Assignment? Oo. Ito, akin to. Walang dodo dito. Atado na yan. Akin na, nipple number 5. Ah, oo. Nipple number... Number ano ka? Number ano ka? 2 or 3? Hindi kasi ng mga boy, meron silang maraming gatas yung kwan. Iba, meron iba, kakaunti lang. Kaya pagkapanganay ka, halimbawa, ikaw ang unang lumabas na biik. Doon ka sa pinakamaraming gatas. Kaya yung medyo malalaki. Ganun din ako. Ganun din ako. May ano sila eh, kanya-kanya. Aso nga, sabi ko aso. Hindi nung ganun. Pero sa... For 5 years, nag-alaga ako ng babuyan. Hindi ba sa itika noon? Ano? May farm yan. May farm ito eh. Hanggang sa medyo nahirapan na siya. Gumawa na lang siya ng aviary. Ah, nag-iibo naman. Panay-iibo na. Ano ito? At namili siya sa mga ibon. Kinuha niya yung agila. Wow. Ayaw niya bandang uli. Predator to. Predator to. Gusto niya mababa ang lipad. Kumuha siya ng mababa ang lipad. Kinagalitan naman siya ng nanay niya. So, ang ginawa niya hanggang ngayon, ang inaalagaan niya ngayon, kula sisi. Ibon. Love birds. Yun ang kula sisi. Hindi, kay Dodo, kung si Dodo, kahit mamatay yung babae, may kapalit agad dyan. Maraming ano. Ibon eh. Yung Martinez, ganun din. Nagpapakamatay yung party. Pagka, kasi pagka wala na siyang kausap. Nalulungkot siya, kaya... Nalulungkot siya. Kasi yung babaeng Martinez, madaldal masyado. Martinez, anong ibon ang itsura? Kulay itim. Hindi nga pala itim lang. Ang kulay, ang itim ay hindi kulay kasi. Itim talaga. Itim lang. Parang may itim, puti. Pag sinan mo kulay puti, medyo... Tagilid ka na. Hindi kulay yun eh. Hindi kulay ang puti, tsaka itim. Hindi rin daw kulay ang gray. Parang black, white, and gray.
hindi sila colors. Ano yun eh, hindi, parang pag nag-painting ka, monochromatic tawag. Pagka black and white, chiaroscuro ba yan? Kasi black is the absence of all colors, white is the presence of all colors. So baliktad ba? Or something? Pagka pinagalo-halo mo lahat ng kulay, ang end product is white. White. Kasi pagka ano, white talaga, mag-testing in words sa prism. Di ba? Prism. At saka alam mo, pag naka-white kayo, hindi raw kayo kakagatin ng lamok. Pag ano, yun ang panlaban kontra sa dengue, mag-white ka raw. Diba? Pag blue naman. Pag blue, kakagating ka. Ayan, kakagating kayo. Bakit blue? Hindi, naman ako, miski ano, kagatin ako eh. Kagatin ako. At ang lamok ay babae. Okay. Sipin niya kung sino-sino kumakagat sa akin. Eh, ang mga matindi, babae. Diba yung Aedes aegypti, babae yun. Ano, Willis, babae yun. Lahat ng... Kami mga lalaki, nagsula mo kami, kami mga vegans. Ayaw mo ng ano? No, panay gulay lang kami. Yeah. Sa, gulay lang. Prutas. Panay kagat namin sa mansanas. Balak ko lang. Panay nectar. Lamok, naging lamok kayo? Oo. Kumakagat kayo ng mansanas? Oo. Oh, prutas eh. Paano kayo nun? Prutas yun. Prutas. Vegans. Ang lalaking lamok, eh hindi kumakain ng dugo. Oh, hindi, babae lang talaga ang kumakagat. Hindi yung istro yun. Oo. Pero sa insect world naman, talagang ang the best yung mga babae. Ito mo yung queen ant. Yung queen bee. Oo, no. Walang ginawa kundi mga anak naman yun. Palagi lang. Palagi ang daming kumadrona. Ang daming mga kumadrona ang nakapaligid. Eh kasi yun lang yung role nila. Kanya-kanya kasing role. Oh, pero ano yung sino yung asawa niya? Di ba dapat may king and queen? Hindi. Ano eh, basta pag... Yung dumadapo sa mga bulaklak eh. Hmm. Babae, hindi naman lalaki. Anong role nyo? Wala. Eto, guwapo. Pag-guwapo lang. Okay, eh, Mirami, hindi na mo. Kanina ka pa pinupungayan niya, trader yan. Hindi mo alam, hindi wala po lang. Ano mo nung dumating ka, kapasok ka ba? Nanapod ako lang agad si Rolly. Ano? Magbabasada na. Ready to seduce, ha? Eh, wala. Hindi ko makita. Wala akong mata sa likod. Eh, yan ang sinasabi ko. Kailangan maglagay ka. Oo, maglaga. Magbigyan mo na yan. Titigaw si Rolly. Tignan mo ako, conscious na. Tignan mo ulit, oh. Mahilig ng gapo ito, eh. Anong gapo? Mahilig daw ba? Hindi ko naitindihan. Manggapo. Ano ba yung manggapang ba yun? Gapo? Dapo. Uy, dito naman yung dapo. 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 Dapo, orchid. Halamang dapo. Pero Karin, sa animal world pala, yung seahorse, eh, nanganganak din. Pero lalaki yan. Oo, ganun eh. At saka yan, meron din dito, yung kagaya nung sa... Pouch. Kagaya nung sa kangaroo. Yung lalaki nag-aalaga, dito niya inalalagay ang baby niya. Sa bulsa. Sa bulsa. Bulsa. Oh, may bulsa rin siya lang. Ano. Oh. Yung praying mantis, bago sila mag-mate nung ano, di ba kinakain mo na yung ulo? Oo, oh, umamatay yung ano, umamatay, praying mantis. Oh. Ano ba ang praying mantis sa Tagalog? Nagdadasal na... Dadangkal. Yun, dadangkal. Pero, dadangkal. Mukhang grasshopper pero mas payat. Oo, dadangkal yun. Dadangkal. Alam mo mga, yung mga insekto, more than 300,000 yata ang species. Oo. Pero ang kinaibahan nun, sa mammal world, ang king, mga lalaki, leon, mga ganon, di ba? Pero sa insect world, ang queen, ang talagang bonggang-bongga, yung babae. Ba't kaya ganun? Sila kayo tayo bumabawi. Nakita mo. Doon tayo bumabawi sa mga insekto. Pero lilit nun eh. Nakita mo, miski. Pero sa Binondo, iba, di ba? Ano? Yung mga insect, yung mga... Chinese yun, Chinese! Kung ipat yun. Ganun ba yung kasama? Hindi, insekto. Pero yun ha, pag ginamit nyo yun, pangit yun. Ang susunod na Chino. Chino or Chino? Chino ang may tsala. Bawal lang sabihin ng kababaeng chick. Ganun? Ano yun, para bang... Political slur na siya. Hindi maganda. Hindi maganda. Eh yung nang... Ano nang ano nang nang bayan ano ba yan nang what does it mean nang nang
Mihaw. Tawag din para sa Chinese, Chinese din, ano? Tawag minsan sa Chinese nang nang. Oh, nang nang. Oh. Para intimate sila, no? Nang nang. Ano po 'yon? Parang pagka halimbawa, yeah, ito Macho. Pinoy. Oh, ito nang nang. Yung karamihan. Ano 'yun? Kasi minsan meron ako na pakinggan na sinasabi nila. Oh, waka nga. Ano 'yun? Waka. Ano nang Tagalog 'yun, eh, Pilipino, iniinis 'yun. Kaya nagtatanong pagka kasi baka gamitin ng ano mo noong araw. Waka nga. Pagka nagsasalita ka, lol, yung nakasin noong araw, bote ah. Jalyo, bote ah. Oh, kagana. Oh. Ngayon, lukoy mo na gano'n, baka bariling kape. Noong araw yon na namimili pa sila ng bote, ayun si Lucio Tang. Ang istorya niya na namimili ng bote-bote yan. Garap. Bote ah! Oo. Ang dami na nakating Lucio ngayon. Hamak na dakira itong si Beho, mambubulok lang ang kanyang tabaho. Ganon, lolokohin mo. Pero ngayon, hindi na pwede yun. Galang Barquillo. Hindi na talaga. Nakita mo, sumisiki si Rizal nga, ang tawag kay Carlos, eh, Inchi Carlos. Nasa at Noli. At sa Noli, ang mga yan, no? Oh, nasa Noli. Taong dilaw. Karakter. Oh, taong madilaw, iba yon. Ha? Iba yon. Yun yung... yung inilalagay na yung pundasyon ng eskwela. Ipatay. Eh, binalaan ng piloto. Alam ba kung sino yung piloto? Si Ilyas. Hindi si Ponzo, ha? Yung piloto ay hindi si Ponzo, kundi si Ilyas. Okay. Kasi kung ano yung Ponzo, piloto, di ba? Si Ilyas ang nagsabi sa kanya na anytime babagsak yung bato, at pagbagsak niyan sa'yo tatama, mag-ingat ka, Senyor Ibarra. Alam mo, nung babagsak na, tinulak ni Ilyas yung taong madilaw. Patay. At yun namang kapatid doon, ang si Lucas, kung di ako nagkakamali, Lucas ba yun? Yun ang gumawa ng senaryo para pagbintangan sa Ibarra na nagsimula ng revolusyon. Oh. Si Tarsilo, si Bruno, ang galing naman, naalala niyo po po yan? I mean, sabi ko sa iyo eh. Talking dictionary. Walking encyclopedia. Wikipedia na kayo. Kayo na ang Wikipedia ngayon. Wikipedia. Believe it or not. Believe it or not, I don't even remember what Ripley is. Famous for. Believe it or not. Tanong mo, anong pangalan niya? Ako yung lalarga na at lalarga. Ang lalarga. Ang lalarga. Ang lalarga. Ang lalarga. Ah, ganun. Dumila ko sa Rangola ka ako. Ang lalarga. Sige, sige. Bye-bye. Oh. Biglang may kumatok. Pabili po. Pabilan niyo muna. Negosyo muna. Ang galing sa negosyo. Magaling sa negosyo. Ngayon, Nina, ano naman yan? Ito naman. Kaugnay pa rin po sa mainit na pinag-uusapan natin ngayon. Kaugnay sa impeachment trial. Panoorin natin kung ano ang tanong sa opinion ng bayan. Sa pagpapatuloy ng impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona, nananawagan ang panig ng depensa na mag-inhibit sa paglilitis si Senator Judge Franklin Drilon. Katwiran ng mga abogado ng punong mahistrado, tila nagpapakita ng pagkiling sa House Prosecution Panel si Drilon sa ginagawa nitong pag-question sa mga testigo pabor sa panig ng prosecution na isinalang sa paglilitis noong nakaraang linggo. Giit ng mga abogado ng depensa, tila ginagawa na ni Drilon ang trabaho ng mga prosecutor bukod pa sa pagiging miyembro ng senator sa Libilar Party na kinabibilangan din ng karamihan sa mga congressman prosecutors. Depensa naman ni Drilon, walang basihan ang reklamo ng defense lawyer dahil ginagawa lamang niya ang kanyang trabaho bilang hukom alinsunod sa rules of procedure ng impeachment trial. Ang pahayag ni Drilon ay sinang-ayunan din ng Malacanang at Senate President Juan Ponce Enrile na siya ring tumatayong presiding officer ng impeachment court. Sa inyong palagay, dapat nga bang mag-inhibit si Senator Franklin Drilon sa impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona? Ang tanong pa rin po sa ating opinion ng bayan sa inyong palagay, dapat nga bang mag-inhibit
si Senator Franklin Drilon sa impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona. Maaari po kayong magbigay ng inyong opinion sa GMK text line 0999-704-9977. Yung mga siyempre magsasabing dapat dahil dun sa estilo ni Drilon. Pero napakahirap ipa-inhibit yan. Sabi niya, no, ito yung basis eh. Hindi siya mag-i-inhibit. Kasi nga, eh, yung tunog eh. Minsan yung body language mo. No? Yung pagsasalita niya. Pagsasalita, yung para kang nagpo-prosecute. Pero, kasi, ang, kasi pagka-regular courts kasi karan eh. Iba? Mga kasambahay. Ang judge kasi pwede magtanong ng leading question. Sa regular court. Yung mga ganon. Kasi ang nasa isip siguro ni Senator Drilon, kasi judge siya, pwede siya magtanong ng ganon. Bakit hindi niya ba alam yung rules? Hindi. Baka na, alam ano lang, nag-carry the way lang. Hindi. Alam niyo yung rules. Kaya kasi allowed sila ng 2 minutes magtanong eh. Kaya nagtanong siya ng ganon eh. Di ba? Eh, kailangan yung tono, pati tono, intonation, pattern mo, alam niyan. Pati yung tunog ng boses mo. Ngayon, kung ang boses mo ay parang, ano lang, ano ba yun, ganun ba yun, malumane ka. Baka ano, mapagkamalang, ano ba? Di ba? O, alam yun nga natin yung mga opinion sa text. Ayan ba, meron na ba? Wala pa. Wala pa. Si Jepson Beto nakapagin. Ikaw, kung ikaw tatanungin, dapat ba mag-inhibit? Hindi. Hindi dapat. Malamit mo silang malaman pang ang taong bayan kung ano talaga kulay niya. Kasi ito nag-inhibit yan eh. Hindi ko ba alam? Inhibit siya. As much as possible, ang sabi ni Enrile, really, huwag kayong magsasalita ng pagkakama lang kayong may kinakampiyan kagad. Hindi maganda para sa West na makita ka na gano'n. Albeit sasabihin, hindi, politiko yan eh. Political issue yan eh. Pero identified na kasi siya. Huwag na kayong mag-West. Kasi tinanggap niyong maging judges eh. Kayo mga judges eh. At pagka sinabi natin judge, kahit saang ano nyo dalin yan, kailangan parehas. Miski sa sabog, ang judge pagka ang sentensyador, baka paglabas mo ng ruweda, baka banatan ka sa labas. Dahil halimbawa, ginagano, kitang-kita yung manok, eh, patay na eh. Pinakaryo mo pa. Yung isang daliri mo na nalagay. Baka ganun pala dito sa ulo. Tinutulak mong gano. Meron ka pala rito ng rugby. Kaya pala ganun ka ng gano. Bubugbugin ka. Mahalata naman yun. Including doon sa mga municipal city judges, nagsalita na rin sila eh. Be fair and don't fair be biased. Fair and square. Pero hindi mo kasi may iwasan talagang hindi ipakita nila yung putong kulay nila. Kasi nga this is a political exercise, diba? Itong nangyayaring impeachment trial ka rin eh. And meron din naman silang karapatan bilang senator judges na magtanong at malaman yung katotohanan. Yun nga lang, lumalabas talaga kung ano yung political color mo. Hindi nga sabi ka, iwanan mo lang yung kanilang politika. Sabi din, really. Iwanan mo muna kung ano man ang identified sila. Kaya nga andyan naman si Senate President Enrile na talagang fair naman din. Ang hirap kasi yung papunta ka pa lang sa Kongreso para mag-judge. Eh, nag-iisip ka na kung paano liligwa ko to. May tanong ako rin. Ba talaga sisipain namin to? Mahirap yung gano'n. May tanong ako, sino ba yung bukod kay Senator Franklin Drilon yung medyo tingin nila ay halata na sa si Pangilinan. Pangilinan? Hindi ko pa rin siya mag-sinabi. Noted kayo naman, no? Noted lang ang sinabi niya. Sinoted. Wala naman siya mag-sinabi. Wala naman siya mag-sinabi. Noted lang. He has been acting notedly. Notedly? Notedly. Notedly. Hindi mo rin mawawala, Karni. Matutusin mo eh. Kahit ako, kung ako, I'm a member of that political ally. Siyempre, kahit pa paano, mawawalan. Lalo na pag ako, re-electionist ako eh. Hindi kasi yan politika, hindi partido, bayan eh. Ang ine-expect sa'yo, inire-representa mo ang bayan bilang dapat, isang kwes. Dapat lang. Mahirap naman yung nagre-representa ka sa bayan eh. Kitang-kita, nire-representa mo, palasyo. Pero dyan sila madadali sa maling decision nila dyan pag sila dadali. Madadaan sila dyan, makikita ng taong bayan. Hindi sila mananali. Sabi nung isang bishop, kailangan daw eh.
gamitin nila Tagalog. Lalo. Eh. Mm. Oh, para maintindihan. Pinayagan na rin naman na gumamit ng Tagalog. Pero yung mga legal term, syempre, hindi mo naman pwede. Tagalog yun. Sana sa kanila, pag ginamit mo yung hostile or hostile, what does that mean? Ako si Enrile, ano ba ang ibig sabihin niyan? Ayan. Abe, gani ganito. O, may sinabi ka, moto proprio. Ano yung moto proprio? Di ba? Yung sapina dosis tecum. Ano yung tatagalugin? Sapina dosis tecum. Dosis? Testificandum. Testificandum. Kandung. Si Kandung. Si Ricardo. Mga Latin. Dapat tinapaliwanag na kung ano ang ibig sabihin. Kumandung. Ha? Kung ano ibig sabihin ng mas maganda. Miski sa korte. Tagalog? Oo, doon sa mga... Isipin mo, ikaw naka... Ang sentensya sa'yo, eh, prison correctional. Ano'y pa-correct daw ako? Sabi na din sa... Maya-maya. Ito na, nagulat ka pa. Pinoposasan ka na. Di ba? Ano ba sa Tagalog yung income tax return? Ari? Yung buwis sa pinagkakitaan. At ibinalik. Pinagkakitaan mo na magbayad ka ng buwis. Ang pinagkakitaan mo, kailangan mo magbayad ng buwis. I-return mo. Okay. Ayan, may mga opinion po tayo. At mula po sa 6242769, minadali nila ang impeachment kahit di dumaan sa tamang proseso. Kasi inisip nila pag na-impeach si Chief Justice Corona, magre-resign siya gaya ng ginawa ni Ombudsman Gutierrez, kaso hindi nag-resign si Corona. Nahalata tuloy ang prosecution na hindi talaga ready, katawa-tawa lang. Katawa-tawa lang. Engineer Valdez sa Marikina, dapat lang kasi kitang-kita ang kulay niya. Galing sa 3364676, dapat. Hindi lang dapat inhibit, dapat lichnin pa yan. Bro, dapat inhibit na. Bakit naman natin ito ba? Hindi na nga binasin. 2787600. Good morning po. Hindi po dapat mag-inhibit sa Sen. Drilon. Tama lang ang ginagawa. Ginawa. Chito oh, from Chito Alfonso, hindi dahil gusto kong malaman ang katotohanan. Mula sa 3007349. Wag na siyang mag-inhibit. Maging ang maling desisyon. Depensa. Magaling na depensa ang tuta ng Malacanang. Si Drilon. Lance Drilon. Ayun, tuta kasi na Malacanang si Drilon. Tuta daw si... Ganun, may malaking tuta. Mahirap na naman tutan. Maliis ko yung tuta. Tuta ng Malacanang. Ano ibig mo sabihin? Ano ibig mo sabihin? Bago na Malacanang. Ano ibig mo sabihin? Aso. Aso ng Malacanang. Ano ibig mo sabihin? Hindi, baboy daw. Eh, si Minyong mas magaling. Oo. Pabalik tayo. Good morning, kuya. Sarap na nadaro.